Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 29, 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sa likod ng banta ng Omicron subvariant BA2.12, Metro Manila mananatili sa Alert Level 1. Interior Department ayaw pakasiguro. Iniutos mas maigting na pagsunod sa minimum public health standards. Pagtatapos ng local absentee voting, kumusta kaya ayon sa COMELEC? At bilang pagsunod sa IATF guidelines, mga kumpirmadong positibo sa COVID-19, hindi na nga ba papayagang bumoto? Election Watchdog PPCRV, inspeksyon ng kanilang command center kung saan gagawin ang parallel counting. Mga botante kumpiyansa sa pagbabantay ng PPCRV sa halalan. Kasunod ng pagbabago ng kanyang alegasyon kay De Lima, self-confessed drug lord Kerwin Espinoza, posibleng sampahan ng kasong perjury. Binawing testimonya, may bearing naman kaya sa kaso ni De Lima. Sa ibayong balita, Moderna nagsumite ng request sa US para sa emergency use authorization. At South Korea, mag-aalis na ng mandatong pagsusuot ng face mask. At sa ating showbiz balita, veteran American host Ellen DeGeneres nagpaalam na nga ba sa kanyang self-titled show? At kilalanin kung sino pa ang dalawang Miss U title holders na makakasama ni Pia Wurtzbach at Harness Sandu bilang host ng Miss Universe Philippines 2022. Magandang gabi! Alert level status mananatili sa pinakamababang level sa kabila ng binabantayang bagong Omicron subvariant. DILG iniutos naman na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng minimum public health standards. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sa kabila ng panibagong variant ng COVID-19, malaking bahagi ng bansa mananatiling nasa Alert Level 1 status simula May 1 hanggang May 15, 2022. Kabilang dito ang National Capital Region at ilan pang lalawigan sa Luzon. Sa Visayas, Alert Level 1 din sa Aklan, Cebu City at Tacloban City. Sa Zamboanga City at Davao City naman sa Mindanao. Mayroon ding mga bagong lugar na ilalagay sa Alert Level 1 status tulad ng Tublay, Benguet, ilang bayan ng Quezon, Cagayan, Silio, Palawan at Karamuan, Pili sa Camarines Sur. Sumatotal ay nasa 88 lugar na nationwide ang nasa pinakamaluwag na COVID-19 restriction. Ayon sa Malacañang, ang nalalabing lugar naman ay mananatili sa Alert Level 2 status hanggang 15 ng Mayo. Samantala, bagamat natukoy na ang unang kaso ng Omicron subvariant BA2.12 sa bansa, wala pa naman itong dagdag na kasong na itatala. Kahit na pa, aabot sa 44 ang close contacts na natukoy. Notice nila na medyo meron siyang transmission advantage in other countries as much as 10%. Pero no wonder naman po kasi originally this was first detected in Canada. Pero sa Canada, hindi po siya naging malawak o hindi pa siya nag-spread. Nag-spread po siya sa Europe. No? So just because there's an additional mutation, it depends really on the geography and probably on the immune situation of the populations. Pero Department of Interior and Local Government nagbaba ng kautusan na patuloy na mas lalong paigtingin ang pagsunod sa minimum public health standard, lalo't maraming na itatala ang lumalabag ukol dito. Yung mga checkpoints po natin na election related ay gagamitin na rin natin yung mga COMELEC checkpoints to check also on compliance with minimum public health standards, no? So hindi lang sila maghahanap ng mga gunman violators. You will also check kung naka-face mask ba ang mga nakasakay sa mga public transportation, for example. Kaya't pati ang mga nagaganap ng mga campaign sorties at pamamasyal patuloy na pinababantayan. Kasama po yung kabila nating campaign sorties na napakaraming tao ang nag-a-attend. Pero hindi lang po yan ang sa tingin ko dahilan ng pagtaas ng mga violations natin ng mga COVID protocols. Kasama pa rin po dyan
yung pamamasyal ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga tourist spots, no, and the increased mobility of the public dahil nga po binuksan na natin ang lahat ng industriya sa ating bansa at karamihan sa mga lugar sa ating bansa ay nasa alert level 1. Panawagan ng gobyerno patuloy na sumunod sa protocol na ipinatutupad sa bansa nang lockdown ay hindi na muling maranasan pa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi nga ba makakaboto ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 ayon sa COMELEC? Alinsunod ito sa IATF guidelines? Ang Balitang A to Z mula kay Micaela Ilaw. 10 araw na lang bago ang mismong halalan sa pagpasok ng bagong variant ng COVID-19 sa bansa, nilinaw ni COMELEC Commissioner George Garcia kanina na hindi makakaboto ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19. Ayon kay Commissioner Garcia, kung pagbabasehan ang RA 11332 o IATF guidelines, posibleng hindi makakalabas ng bahay o pasilidad ang mga confirmed COVID-19 patients kahit na gusto man nilang bumoto. So kung COVID positive, they should stay na rin po sa isolation case. Pero ayon sa komisyon, papayagang bumoto ang mga may sintomas lang pero hindi kumpirmado na positibo sa COVID-19. Yung inaalaw po lang po ng aming guidelines is yung those na pwede pong magkaroon or magmamanifest lang naman ng symptoms. Pero hindi pa po confirmed positive yung mga botante. Say mataas po yung kanyang temperatura or baka may konting sipon o inuubo. Pero hindi po ibig sabihin na COVID positive po. Sa mga isolation polling place sila, boboto. Walang plano ang COMELEC kung merong alternatibong paraan ang poll body para sa mga hindi makakalabas ng kanilang bahay. 63 million ang registered voter na inaasahang boboto sa araw ng eleksyon. Kanina naman ang huling araw ng local absentee voting. Banayad pa rin ang naging botohan tulad noong unang araw. Wala pang datos kung ilan ang nag-cast ng boto pero 83,000 na mga local absentee voters ang nakarehistro. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Inirekomenda ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na pansamantalang tanggalin muna bilang direktor si spokesperson James Jimenez at Frances Arabe. Ayon kay Bulay, ito ay para sa impartial investigation sa nangyaring Pilipinas Debates 2022 fiasco. Hahanap muna ng kapalit na direktor ng Education and Information Department pero magpapatuloy pa rin naman ang trabaho nila Jimenez at Arabe sa COMELEC sa ibang posisyon na nga lang. Nagbigay ng pahayag si Attorney Arabe at sinabing susunod siya sa direktiba ni Commissioner Bulay. Nagsumite na siya ng kanyang paliwanag ukol sa nangyari at nirerespeto daw nito ang proseso at naniniwala sa pagiging patas ng COMELEC on bank. Samantala, tuloy pa rin ang Presidential at Vice Presidential Forum sa May 2 hanggang May 6 pero one-on-one panel interview na lang ang format nito. KBP na ang tutulong sa COMELEC. 6 na presidential at 4 na vice presidential candidate ang pumayag na dumalo sa panel interview. Ininspeksyon ng ilang kawanin ng election watchdog na PPCRV ang kanilang command center na paggaganapan ng parallel counting pagkatapos ng eleksyon. Inihayag naman nito ang kanilang kahandaan, katuwang ang libo-libong volunteers para masigurong magiging malinis ang halalan 2022. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Ilang araw bagong tuloy ang pagpili ng mga Pilipino para sa susunod na mamumunong ng bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic, inspeksyon ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang kanilang magsisilbing command center sa UST sa Maynila. Isa-isa na rito ang sineset-up ang mga gagamit ni computer set para sa isasagawang parallel counting ng election watchdog katuwang ng pagbibilang ng COMELEC. Kinukuha po natin ang fourth copy as PPCRV bago mag-transmit at yun po ay ating pinagbabangga para masigurado natin na walang dagdag bawas na nangyayari sa transmission. Paliwanag ng PPCRV, nasa kabila ng pagsubok na dala ng pandemya, walang dapat ipaglalaan mga botante dahil sisiguruhin nilang mabibilang ng tama ang boto ng bawat Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng nasa 500,000 na volunteers na election watchdog sa higit 106,000 na precincts sa loob ng iba't ibang voting centers sa ating bansa. Gusto po namin sa mga kabataan na mabantayan namin yung boto kasi mahalaga din po sa amin yun. Bagay na ikinatuwa naman na ilang botante.
Para sa mga unang beses na boboto, mangyaring i-check ang inyong status sa verifier ng poll body at gumawa ng listahan ng mga inyong iboboto. Magbubukas sa mga polling precincts sa Mayo 9, garap na alas 6 na umaga at magsasara ng alas 7 ng gabi. Sa huli, panawagan ng PPCRV sa mga botante. Most of all, please pray and discern kung sino po ang ating nararapat ng mga servant leaders sa susunod na 6 na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinuportahan na ng grupong Mayor Rodrigo Duterte Aguila ang kandidatura ni VP Lenny Robredo. Matatandaang ang MRRD Aguila ay isa sa mga grupong sumuporta kay Duterte noong 2016 sa presidential race. Malaki ang tiwala ng grupo kay Robredo na makagagawa ng magandang proyekto ito para sa bansa. Habang paliwanag naman ng grupo, sakali mang mag-endorso si Pangulong Duterte ng ibang kandidato sa pagkapangulo, mananatili ang kanilang suporta kay Robredo. Matatandaang hanggang ngayon ay wala pang pinapangalan ang i-endorsong kandidato si Duterte. Tiwala naman ang MRRD Aguila na malaki ang maidadagdag ng pwersa nila sa mga boto para kay Robredo. Pagdating naman sa VP candidate, wala pang ine-endorso ang naturang grupo. 10 days na lang halalan na VP Lenny Robredo hinamon si Bongbong Marcos Jr. ng one-on-one debate. Kampo ni Marcos Jr. ano kaya ang tugon? May balitang A to Z si Giselle Simon. Matapang na hinamon ni Vice President Lenny Robredo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang debate. Punto ni Robredo, dapat bigyan ng pagkakataon ng publiko na magtanong tungkol sa mga kontrobersyang nakapaligid sa kanya. Agad naman tinanggihan ng kampo ni Marcos Jr. ang debate challenge. Sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na diretso sa publiko ang mensahe ng pagkakaisa ng kandidato sa pagkapangulo. Parehong pinili ni na Robredo at Marcos na laktawan ng paparating na presidential panel interview na inorganisa ng COMELEC at ng KBP. Handa namang dumalo si Action Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno sa gaganaping panel interview na inorganisa ng KBP at COMELEC. Ayon kay Moreno, kailangan niyang dumalo upang mapakinggan ng taong bayan ang kanilang plano para sa bansa. Wala naman akong tinatanggihan na debate. Well, while it is true that we are not required, but you know, bilang aplikante, katulad namin, mga kandidato presidente, ang aming HR, yung taong bayan. Sila yung ina-applyan namin ng... Pero sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng COMELEC kung dadalo si Moreno. Samantala, isang good luck naman ang naging komento ni Moreno sa paghamon ni VP Lenny Robredo kay Marcos Jr. ng debate. Good luck. Ito, real talk na yun. Sinasabi ko, opinion ko lang. Sinasabi ko, pananaw ko lang. Hindi ko alam kung nararamdaman na ito ng tao, nakikita na ito ng tao. But as a candidate, kailangan ko sabihin sa taong bayan, yung nakikita ko na posibleng hindi magandang mangyari sa ating bansa. Nananawagan si PROMDE Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao sa agarang pagresolba na isinampalaban kay Senator Laila De Lima dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Kailangan ang korte na magdesisyon at tapusin na rin yung kaso na yan dahil matagal-tagal na rin na nakakulong ang ating senador. At ano naman yun sa kanya, kumbaga angit naman kung hindi siya inosente siyang tao, tapos nakulong siya ng matagal. Ang naging sagot ni Pacquiao ay bunsod ng pagbawi kamakailan ni Kerwin Espinosa, ang kanyang mga aligasyon na naguugnay sa senadora sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sinabi rin ni Pacquiao na susuriin niya ang videotape interview niya kay Espinosa na nakatago sa kanyang telepono, para matukoy kung nagsisinungaling siya noon o ngayon. Naniniwala si Independent Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson na mananalo siya sa mga bagong taga-suporta mula sa ilang bahagi ng Bicol sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga town hall meeting. Initially, kasi maganda nga yung ginagawa namin na dialogue. Kasi initially, we noticed hindi ganun ka-warm ano, yung reception. In fact, you were there, di ba? So, as a matter of fact, pag-mention ng mga names, parang konti lang yung responses na rinig, yung reaction. But then after the open forum, something really changed, ano? Talagang na-reverse yung situation. So we'd like to think na yung conversion napakalaki.
Dagdag pa ni Lacson na kailangan nilang extend ng 30 hanggang 45 minutes sa pagpupulong ng town hall dahil sa karagdagang engagement mula sa audience. They were very emotional after our press con. Diba? You noticed that. And they all came to have their pictures taken. And some of them followed us to the car and they shouted, "Nag-switch na kami." They actually said that. Nasaksihan din nila ang pag-switch ng ilang kakamping kay Lacson para sa balitang A to Z. Giselle Simon. Dalawang senior officials ng Philippine National Police ang inire-rekomenda ng National Police Commission o NAPOLCOM para maging susunod na hepe ng pambansang kapulisan. Mababatid na nakatak ng magretiro si PNP Chief General Junardo Carlos sa Mayo a 8, isang araw bago ang eleksyon. Pero paglilinaw ng Department of Interior and Local Government, ang rekomendasyon ay para lamang sa isang acting PNP Chief. Alinsunod sa pagbabawal sa mga bagong appointment sa panahon ng eleksyon. Tiniyak rin ng DILG na ang pagpapalit ng liderato sa PNP ay hindi makakaapekto sa papalapit na botohan. It is now up to the President how he is going to act on this recommendation. But of course, it is still the discretion of the President kung i-extend niya si General Carlos. Kung sakasakaling hindi ma-extend si General Carlos, ang gagawin na yung nanong papalit sa kanya na OIC or Acting Chief PNP is just to implement what has already been determined by the PNP organizations. Justice Department tinitingnan ang pagsasampa ng kasong perjury laban kay Kerwin Espinosa matapos itong bumaligtad sa kanyang alegasyon laban kay Senator Leila De Lima. Umaasa naman ang kampo ni De Lima na sa wakas ay sana mapawalang sala na siya. Narito ang ating balitang A to Z. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Justice na maghain ng reklamong perjury o kasong pagsisinungaling sa korte laban kay self-confessed drug lord Kerwin Espinosa. Ito'y matapos nitong bawiin ang kanyang testimony laban kay Senator Leila De Lima. I understand he issued an earlier statement. It was under oath and now he is recanting. I think that is something that si Mr. Espinosa has to contend with. No? He has to answer yung issue na yan. Sa affidavit ni Espinosa nitong Huwebes, inamin itong hindi totoo ang mga sinumpaan niyang salaysay na nag-uugnay kay De Lima sa drug trade. Anong nangyari? Bakit ganun? And both statements I understand were made under oath and they are inconsistent. Ayon kay Espinosa, pinwersa, tinakot at pinagbantaan umano siya upang gawin ang mga alegasyong ito sa ngayon ay nakakulong pa rin na senadora. So baka nga merong maging liability si Mr. Espinosa, but this is something that he will have to contend with and he will have to address and something that he has to deal with eventually. Una nang sinabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na walang bearing o walang silbi ang pagbago ng tono ni Espinosa. So si Kerwin Espinosa, insofar as the prosecution is concerned, magbalik-baliktad man siya, mag-recant man siya, it will not affect the cases of the prosecution. Paliwanag ni Malcontento, hindi naman witness si Espinosa sa kaso ni De Lima. Tapos na ang prosecution, tapos na kami magpresenta ng aming mga testigo at doon sa mga napresenta namin, wala si Kerwin Espinosa doon. Sa pangalawang kaso, na ito yung involved yung nasirang si J.B. Sebastian. Sa pahayag na lumabas sa opisyal na Twitter account ni De Lima, sinabi nitong inabuso ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado nito ang buong puwersa ng gobyerno para sirain at ipakulong siya. Pero anya, sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang termino, ay inaasahan niyang matatapos na rin ang kanilang mga kasinungalingan at sa wakas ay mapapalaya na siya ng buong katotohanan. Si De Lima, na isa sa pinakamatapang na kritiko ni Duterte, ay 5 taon nang nakakulong dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang Justice Secretary. Naakwit na si De Lima sa isa sa 3 kasong kinaharap habang nakabinbin pa rin ang 2. Susunod sa balitang A to Z Sports, undefeated Japanese world champion Naoya Inoue kumuha ng 2 Pinoy boxer na sparring mate bilang paghahanda sa laban kay Nonito Donaire Jr.
At sa iba yung balita, Moderna nagsumite ng request sa US para sa emergency use authorization. At South Korea mag-aalis na ng mandatong pagsusuot ng face mask. Alamin ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kumpiyansa na ang Moderna na epektibo at ligtas para sa edad 6 pababa ang kanilang bakuna. Kaya humihiling na ito ng EUA sa US. Habang South Korea, mag-aalis na ng mandatong pagsusuot ng face mask. May balitang A to Z overseas si Billy Torres. Nagsumite na ng request para sa emergency use authorization ang US biotech firm na Moderna para magamit na ang kanilang COVID-19 vaccine sa mga batang edad 6 pababa. Tanging ang nasabing age group ang may pinakmababang access ng bakuna kontra COVID-19 sa Estados Unidos at sa karamihan ng mga bansa. Nanindigan ng firm na ligtas at mabisa ang kanilang bakuna para sa mga bata bilang proteksyon sa nakamamatay na virus. Nitong Marso unang idineklara ng Moderna ang resulta ng mga trial nila, kung saan sinasabi na ang two-shot regimen nito ay nakakapag-boost ng immune response. Nakitaan lamang ng mild na adverse effect ang mga bata sa ilalim ng trials. Nasa kabuuan ay 4,200 na mga bata edad 6 at 2,500 na mga sanggol mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang. Inanunsyo sa South Korea ang pag-alis na ng mandatory outdoor mask sa susunod na linggo. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng surge na dala ng Omicron. Nitong buwan din nang alisin na ang ilang pang restriction matapos ang 2 taong istriktong measures na umipit sa maliliit na negosyo sa naturang bansa. Simula sa Lunes, required na lamang magsuot ng face mask ang isang individual kung dadalo ito sa isang event na mayroong 50 pataas na participant. Mapag-aalaman na mula sa 51 million na populasyon ng South Korea, 85% na ang fully vaccinated. Karamihan din ang nakatanggap na ng booster shot. Para sa balita ang A to Z, Billy Torres. Dalawang Pinoy boxer, sila ang magsisilbing sparring mate ng undefeated Japanese world champion Naoya Inoue bilang paghahanda sa unification fight laban kay Nonito Donaire Jr. sa June 7. Kinilalang sina Kevin Jake Cataraja at Piet Apolinar ang dalawang kinuhang sparring mates ni Inoue na pawang mga Pinoy. Mababatid na ang unification fight na ito ay maituturing na pinakamalaking laban sa boxing career ni Inoue. Kaya kinakailangan itong kumuha ng sparring mates na may kaparehong galaw ni Donaire. Samantala nakataya dito ang dalawang belt ni Inoue habang isa naman sa pambato ng Pilipinas. Abangan sa ating showbiz balita, veteran American host Ellen DeGeneres. Nagpaalam na nga ba sa kanyang self-titled show? At kilalanin kung sino pa ang dalawang Miss U title holders na makakasama ni Pia Wurtzbeck at Miss Universe 2021 Harnett Sandu bilang host ng Miss Universe Philippines. At sa ating good news segment, matapos ang 3 taon ng pagdadialysis, kidney transplant ni Bea Santiago naging matagumpay. Huwag bibitiw manatiling nakatutok sa balitang A to Z. Veteran American host Ellen DeGeneres, magpapaalam na nga ba sa kanyang self-titled show? Huling taping ng programa ay kinunan na kanina. Sa kanyang social media account, nagpasalamat si Ellen sa mga tagahanga dahil hindi nila binitiwan ang programa sa halos 2 dekada nito sa ere. 2003 nang magsimulang umere ang award-winning US talk show na Ellen DeGeneres Show. At sa May 26, nakatakdang ipalabas ang huling episode ng programa. Giit pa ng sikat na TV host, maituturing niyang isang napakalaking pribilehyo sa kanyang buhay na napasaya niya ang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang programa. At eto na nga, pageant fans, maliban kay Miss Universe 2021 Harnett Sandu, dalawang Miss U title holders pa ang nandito sa Pilipinas.
Ito nga ay sina 2016 winner Iris Mitinere at 2017 title holder Demi Lee Thibault. Andito sila para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2022 na gaganapin bukas sa Mall of Asia Arena. Makakasama ni Iris at Demi ang isa pang Miss Universe title holder, our very own Pia Words Back, na mag-host sa Naturang Pageant. Sa kanilang social media accounts, nagpahayag ng excitement si Iris at Demi sa kanilang pagdating sa Pilipinas. Welcome to the Philippines, mga Miss Universe! Sa ating Good News segment, matapos ang tatlong taon na pagdadialysis, kidney transplant ni Miss International 2013 Bea Santiago naging matagumpay. Sa kanyang Instagram, masayang ibinalita ni Bea na naging matagumpay ang kanyang kidney transplant. Pinasalamatan ni Bea ang kanyang kapatid na itinuturing niyang hero dahil sa pag-donate nito ng isang kidney. Nagpasalamat din si Bea sa mga Pinay nurse at staff sa Toronto General Hospital sa Canada na umalalay sa kanilang magkapatid sa isinagawang operasyon. Taong 2018 nang malaman ni Bea na mayroon siyang chronic kidney disease, at kailangan niyang sumailalim sa transplant. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwentong pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo po itong ibahagi sa amin dito sa Balitang A to Z. Sundan at ilike kami sa aming social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang manunulat at motivational speaker na si Zig Ziglar. Ayon sa kanya, huwag simulan ang iyong araw sa mga sirang piraso ng kahapon dahil ang kahapon ay natapos na. Ngayon ay isang bagong araw at ito ay para sa iyo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!